Magsitayo na po ang lahat. Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligaya na ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahunilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na nagpapairal sa Tanang Sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit. At muli kong narinig
ang tinig na gaya ng isang trompeta na ang sabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari. Walang ano-ano'y kinasihan ako ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya'y maningning na gaya ng mahalagang batong haspi at cornalina. May isang bagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono. Nakakuluklok ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may karunang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May pitong naniningas na sulo sa harap ng trono. Ito ang pitong Espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono sa bawat panig nito, ang 4 na nilalang na buhay, na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leyon, ang unang nilalang na buhay, katulad naman ng baka ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo, at katulad ng agilang lumilipad ang pang-apat. Ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono. At sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang kuruna sa harap ng trono at sinasabing, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, paghalang at kapangyarihan, pag ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin. Mga alpa't plauta, lahat ay tugtugin. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang puon ng mga nilalang. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao.
ninyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa rin hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga alipin na binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin, yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, ito po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik.
Sinagot siya ng kanyang Panginoon, "Masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako ay mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana tumubo ang puhunang ito." At sinabi niya sa mga naroroon, "Kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may sampu." "Panginoon, siya po ay mayroon ng sampung salaping ginto," wika nila. "Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo rito at patayin sa harapan ko." Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang ibig pong ipaalam sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kayamanan, ari-arian, sari-saring mga biyaya sa buhay, sari-saring talino, para magamit natin ang mga ito sa paglilingkod ng ating mga kapwa. Para magamit natin ang mga ito para makatulong tayo ng gusto sa ating mga kapwa. Kung nagamit natin ng gusto ang mga kayamanan, ari-arian, sari-saring mga biyaya sa buhay, sari-saring talino na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos para makapaglingkod tayo ng gusto sa ating kapwa, para makatulong tayo sa ating mga kapwa, lalong dadagdagan ng Diyos ang mga ito sa atin para mas marami pa tayong matutulungan. At pagkatapos ng ating buhay sa langit, pagkatapos ng ating buhay dito sa lupa, sapagkat napakagaling nating katiwala
sa langit tayo tatanggapin ng Diyos. Subalit, kung hindi natin ginamit ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na kayamanan, ari-arian, sari-saring mga biyaya sa buhay para kung hindi natin ginamit ang mga ito para makatulong tayo sa ating kapwa, hindi natin ipinaglingkod sa kapwa, ano ang gagawin ng Diyos? Ang mga ipinagkatiwala niya sa atin, babawiin niya at ipagkakatiwala sa iba. At sapagkat hindi tayo mabuting katiwala ng Diyos, kung namatay tayo, hindi tayo tatanggapin sa langit. Yan po ang ibig ipaalam sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya. Ang ating tugon, Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway hindi matakot sa mga pagsubok kaugnay ng mga pagbabago, at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya, manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao, naway makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan, manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan, manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga nasa propesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit, at mga nasa bilangguan, manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang yumao, naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon, manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tulungan mo kami na manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Magsiyo po na po muna ang lahat. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintaking pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganda kang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangasiwa sa sansinuko. Sa kangad mong siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose
aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naghimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birgen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at kapagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-aalala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamakal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dakilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
narangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka na.